Isa sa gospel na tinuturo ni Apostol Pablo ay yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ang sabi dyan, no, dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Sa verse na yan, sinasabi na ang biyaya daw ay imbis na sa works o sa pagsunod sa kautusan ang kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Again, inuulit ko, sa verse na yan, sinasabi na ang biyaya daw ay imbis na sa works o pagsunod sa kautusan ng kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Bakit siya biyaya lamang? Dahil wala kang gagawin kundi magtiwala ka lang sa ginawa ni Kristo. Kaya biyaya lamang siya. Dahil sa faith, ikaw ay naligtas. Yan po mga kapatid. Narinig po natin ang isa namang kapatid natin sa Kaybayo sa Pananampalataya na sa atin naman po ay nagbibigay naman ng maling pagkaunawa sa Biblia dahil ito po ay mali yung paggagamit naman sa talata. Ito po mga kapatid ang atin namang magiging topiko para sa pagkakataong ito, para sa oras na ito at nawa ay sabayan niyo pa rin po ako at tulungan niyo po ako na ma-share po natin itong atin pong ibabahagi. Nawa po ay maging kapulutan nawa ito ng aral ng lahat ng ating mga manonood. Kung kayo po ay bago pa lamang po sa aking YouTube channel, kayo po ay mag-subscribe, mag-like, share ng atin pong video ito. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother Romel A. Palma, at sa pagkakataong ito, dito po sa ating channel na ito, ay ibibigay po natin yung tamang pagkakaunawa po ng mali ng ating kaibayo sa pananampalataya. Dahil pinapakialaman po nila yung hindi po nila alam, yung mga bagay na hindi po nila kayang ipaunawa sa atin. Ito pa, dagdag pa niya po mga kapatid, tingnan po natin itong YouTube channel na nunan ko po ng video regarding yung sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ito yung nakita ko. Ikaw ay naligtas. Kapag grace, walang works. Kapag regalo, tinanggap mo lang. At ang sabi, ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Yan, ito, nagbibigay siya ng kanyang sariling pagkaunawa regarding Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Kaligtasan daw ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Kasi ginawa na ni Kristo ang kautusan, kaya yung sino mang magtiwala sa kanyang ginawa ay ligtas na. Ito po mga kapatid ang bibigyan nating diin at bibigyan natin ng pansin ang kanyang pagsisinungaling dito. Kung tayo po ay nakikinig lamang ay malamang sa malamang ay maiinganyo tayo sa napakagaling niyang pagsasalita. Pero mga kapatid, huwag magbulag-bulagan, huwag magbingi-bingian. Tayo po ay makinig ng tama sa salita ng Diyos at tayo po ay hindi natin dapat bigyan ng sarili nating pagkaunawa ang ating nababasa upang hindi po tayo mailayo sa tunay na kahulugan nito. Ito po mga kapatid, dahil klarong-klaro naman siya ay gumamit ng Ephesians chapter 2 verse 8. Ano kaya ang kanyang isisiwalat dito? Pakinggan niyo mabuti mga kapatid, ha? Ano kaya ang pwede nating makuhang aral dito? Siya ba ay nagsasabi dito ng tama o baka siya lang ay sa akala niyang tama? Ito mga kapatid. Isa sa gospel na tinuturo ni Apostol Pablo ay yung sinasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. Ang sabi dyan, no, dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. Sa verse na yan, sinasabi na ang biyaya daw ay imbis na sa works o sa pagsunod sa kautusan ang kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Again, inuulit ko, sa verse na yan, sinasabi na ang biyaya daw ay imbis na sa works o pagsunod sa kautusan ng kaligtasan, ay sa pananalig na lamang kay Kristo ang kaligtasan. Bakit siya biyaya lamang? Dahil wala kang gagawin kundi magtiwala ka lang sa ginawa ni Kristo. Kaya biyaya lamang siya. Dahil sa faith, ikaw ay naligtas. Kapag grace, walang works. Kapag regalo, tinanggap mo lang. Ito po no, mga kapatid. Pansinin natin mabuti ang sabi niya. Kapag grace, walang works. Kinukuha niya mga kapatid yung paggawa ng kabutihan. Kapag regalo, tinanggap mo lang. Well, in fact, binigyan tayo ng grace, binigyan tayo ng regalo, but it doesn't follow na hindi na tayo po, mga kapatid, gagawa ng kabutihan. Ano pa? At ang sabi, ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Yan, ito naman, ililiteral niya na pagkakaunawa, mga kapatid, i-coconnect niya ito sa salvation. Yan. Kasi ginawa na ni Kristo ang kautusan, kaya yung sino mang magtiwala sa kanyang ginawa ay ligtas na. Kumbaga sa kotse, hindi mo na kailangan mag-imbento o gumawa ng gulong.
May gulong na, may gumawa na ng gulong. Ang tanging gagawin mo na lang ay ikabit ang gulong para mapandar mo ang sasakyan mo. Kita nyo mga kapatid, ang analogy ng kanyang ginamit, no? Gulong pa ng isang sasakyan, no? Na kapag meron daw, mo na daw kailangan gumawa pa ng gulong, i-coconnect mo na lang daw, no? Naku naman mga kapatid, tama ba yung pagkakaunawang ganito? Na sabihin ba naman dahil yung pananampalataya daw, yun ay nagiging sapat na para sa kaligtasan natin? Well, in fact, hindi po mga kapatid. Bagkus, no? Bagkus, kulang na kulang po ito mga kapatid. Ano pa? Pakinggan muna natin siya. So, ganun din sa gospel ni Paul. Ang hinihingi ng Diyos ay magtiwala tayo kay Kristo sa ginawa niya. Eto mga kapatid, narinig nyo yun ha? Sabi niya, ganun din sa gospel ni Paul. Si San Pablo pala mga kapatid ay meron ng ebanghelyo. Sa pagkakaalam ko po sa Biblia, apat lang ang ebanghelyo. Ebanghelyo ni San Mateo, Ebanghelyo ni San Marcos, Ebanghelyo ni San Lucas, at ang Ebanghelyo ni San Juan. Naku naman. Kailan kaya naging lima ang Ebanghelyo na mayroong Ebanghelyo ni San Pablo? Yan mga kapatid, dito pa lang makikita natin kung ano ang kamalian. Dito pa lang makikita natin kung ano po ang diferensya. Yan. Ang diferensya nasa kanya mismong referensya. Dahil ang Epistle of Paul ginawang Gospel of Paul. Nako, nakakatawa yun. Epistle? Gawin mo ba namang Gospel? How come? Paano yun mangyari na ang Epistle ay gagawin mong Gospel? Yan. Gagawin mong gospel, malayo talaga yon. Yan. Kaya, tamang-tama naman. Alam nyo mga kapatid, there is a particular word of St. Peter na sinabi o binanggit po niya, no? Na ang mga liham o yung mga epistle po ni San Pablo ay talagang namamali yung pagkakaunawa ng karamihan. Bakit po natin nasabi na namamali? Ito. Ito po sabi ni San Pedro mga kapatid sa kanyang liham ha. Hindi to ebanghelyo ni San Pedro. Pero ito ay sulat ni San Pedro. No? Basahin natin ito ng mabuti. Kalawang Pedro sa 3:16. Ito po mga kapatid ang ating mababasa. Ito ay patungkol sa mga sulat ni San Pablo. Sabi ni San Pedro, sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito. Anong paksa? Yung mga gawa ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ni San Pablo. Ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. Ganun pala yun. At binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang. Yan. Binibigyang maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. So ito, very clear mga kapatid. Nabasa po natin si San Pedro ha? Si San Pedro, yan, sumulat pa siya tungkol sa mga sulat ni San Pablo na ang mga sulat pala ni San Pablo ay sinasabi dito na tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Merong warning, merong paalala si San Pablo. Pero ang problema mga kapatid, hindi po sila nakikinig sa paalala. Hindi ka sila nakukuha sa paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi ng kanyang mga sulat ay mahirap unawain. At binigyan maling pangkahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. So hindi na po tayo nagtataka doon mga kapatid kung bakit merong maraming gumagamit ng talata sa Biblia at mali-mali naman po ang kanilang paggagamit nito. Okay, ipagpatuloy natin para mas maunawaan natin. Ano nga ba ang kanya pang idadagdag upang mapakinggan nating mabuti ng lubos? Sa krus, wala kang gagawin. Ang sumunod, hindi ito dahil sa inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man.
ididiin talaga, no? Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ang problema kasi, mga kapatid, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia at sa talata lang tayo nakastick dyan lang mismo, hindi natin bubuklatin yung iba pang talata. At kung bubuklatin man yung ibang talata, pansinin nyo, mga kapatid, panigurado, iibahin, babaguhin ang kahulugan nito. So, ang nature ng kaligtasan sa... Anong nature ng kaligtasan? Gospel ni Apostol Pablo ay... Ito naman, akala ko ba, pwede nating sabihin na nagkamali lang siya sa umpisa, pero inulit pa niya, mga kapatid. Gospel talaga ni San Pablo. Gospel talaga ni Paul. Meron palang ebanghelyo si San Pablo? Kailan kaya nangyari yung ebanghelyo ni San Pablo? Siguro, epesol, no? Epesol, sulat yun ni San Pablo, hindi yun ebanghelyo. Kasi yung recorded na ebanghelyo or the gospel are only 4. Kapag meron ka pang dinagdag dyan, naku, 5 na yun. Okay. Wala tayong ipagmamalaki. Bakit? Wala kang ambag eh. Wala kang ang ginawa. Kaya Wala kang ang ambag, wala kang ang ginawa, minamali mo pa ang salita ng Diyos. Tuloy. Wala kang ipagmamalaki. Hindi mo naman talaga dapat ipagmalaki ang kasinungalingan, brother. Nasasabihin mo na hindi kailangan ng gawa, manampalataya ka lang, naku, yun yung kaligtasan mo. Mali, brother, mali. Kaya yung mapupunta sa langit, sila yung mga taong walang isusumbat sa Diyos. O tama yon, mga taong walang isusumbat sa Diyos yung mapupunta sa langit dahil they live in the state of grace. But they don't live just only in their faith. Kasi... Ito, mamaya ipapakita ko, mga kapatid, tapusin muna natin yung kanyang video bago ko ipakita sa inyo ang totoo niyang talagang kamalian dito. Yan, mga pauna pa lang natin sa kanya yan. Nire-rebat pa lang natin yung kanyang mga maling pagpapaliwanag po sa talata, yung kanyang maling konsepto, at mamaya ipapakita natin sa Biblia ano nga ba yung tama. Walang ipagmamalaki sa... Isa pa, ipakita natin sa lahat na mali talaga yung paggamit nila ng epesol, dahil yun ay epesol ni San Pablo, at yun nga, mali ang pagkakagamit niya. Sabi niya nga, ebanghelyo, inulit pa, kalawang beses pa. At ito, mga kapatid, no, sinabi rin niya ni San Pedro na marami talaga yung mali yung pagkakaunawa sa sinulat po ni San Pablo. Diyos, dahil naligtas lang sila, dahil lang sa pagtitiwala sa gawa ni Kristo. Yan, ito ay just only a claim of him na naligtas daw ito dahil lang sa pagtitiwala nila kay Kristo, which is very, very contradict sa nababasa po natin sa Biblia. Mamaya, makikita nyo, mga kapatid. Ngayon, ipagpatuloy natin ang verse 10. Ipagpatuloy natin ang verse 10. Ito naman, mga kapatid, alalahanin natin, pakinggan natin mabuti, kapag ipinagpatuloy ba niya ang verse 10, ito ba ay magpupunta sa tunay na pagkaunawa? Ang tunay ba na konteksto nito? Tingnan natin kung baka kakalikutin naman at iibahin yung kahulugan. Ang sabi dyan, tayo kanyang nilalang nilika sa pamamagitan ni Kristo upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na tinalaga ng Diyos para sa atin noon pamang una. Kung babasahin mo tong verse 10 na to, dapat natin maintindihan na mayroong verse 8 at mayroong verse 9. Ito. Eko-contextualize, kunwari ha. Pero yung pagkukontextualize, mga kapatid, tingnan nyo yung trick na gagawin niya. Dahil daw, itong verse 10 ay nauna daw yung verse 8 at yung verse 9. Siya mismo ang nagbigay ng order. Order sa verse na yan. Okay, verse 8, verse 9, and then verse 10. Sige, brother. Ang verse 8 hanggang verse 9 ay nature ng gospel of salvation ni Paul. Ito. Verse 8 and verse 9, nature daw ng gospel. Gospel na naman. Gospel na naman ulit. Hindi ngayon gospel. That is epistle. Kahit nagkaulit-ulit man nating uulit-ulitin, dahil para sa'yo, gospel, mali yan, kapatid. No? Diyan pa lang, hindi ka na dapat paniwalaan eh. Nature of salvation daw yung verse 8 and verse 9. Okay? At nilagyan naman ito, Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, analysis. Wow, grabe. Perfect, palakpakan. Grabe. Ano kaya, mga kapatid, ang kanyang naibigay sa ating analysis? No, baka dialysis. Kasi baka, naku, nagkakawindang-windangan na yung kanyang mga pagpapaliwanag dito. Pakinggan nyo. We are saved by faith alone. Sinabi daw dito, we are saved by faith alone. Naku naman. Alam naman natin, mga kapatid, na itong kaibayan natin sa pananampalataya, no, they use to believe in Bible alone, no? They use to believe in faith alone. Pero, mga kapatid, hindi po nabasa ni kahit isa
na sinasabi ng verse 8 and 9 that faith alone can save you. Nako, niloloko lang kayo mga kapatid. Lukong-luko talaga ito. Pagdating na verse 10, pinayuhan na tayo ni Pablo na since ligtasan naman tayo, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ito mga kapatid ha, kung paano niya po inuto ni Luko. Since ligtas na tayo, iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ito daw yung konteksto na ginagamit nila. Ito naman ngayon mga kapatid, mamaya titingnan natin yung konteksto na tamang konteksto, no? Mas maganda siguro. Tatapusin muna natin siya. Na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pamanguna. Kaya niya nasabi na tayo nilalang ng Diyos dahil ang tao ay natural naman talagang mabuti at natural na gumagawa ng mabuti. Ang verse 10 ay bunga ng kaligtasan, hindi kaligtasan. Eto, mga kapatid, alalahanin niyo sabi niya, ang tao natural naman daw na mabuti at gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin ng natural, nature mo na yun eh, nasa sa iyo na yun. Eto, papaano ba niya i-explain yung good works, yung paggawa ng mabuti? Tingnan natin mga kapatid, dito pa lang mismo sa kanyang analysis, nako, dialysis ang pupuntahan nito. Dahil sinabi sa verse 9, not by works. Kaya ang verse 10 ay tumutukoy after mong maligtas. Yun. Dahil daw sinabi sa verse 9, not by works, kaya automatically sa kanyang pagkaunawa, yung verse 10 tumutukoy after mong maligtas. After mo daw maligtas, doon ka palang gagawa ng kabutihan. Pero sabi niya, nature na yun, no? Nature na sa tao na gagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, wala pa yung kaligtasan sa tao, gagawa na siya ng kabutihan. Pero para naman dito sa explanation naman niya, after naman maligtas, naku kuya. Ano ba talaga kuya? Ano ba talaga yung totoong explanation dyan? Ipaliwanag mo nga ng mabuti nang hindi magkakontra-kontrahan? Naku naman. Means after you save, marami kang magagawa after you save. Meaning, naligtas muna tayo bago ito nagbubunga ng good works. Yun! Naligtas muna tayo bago nagbubunga ng good works. Sabi niya yon. Pero ang una niyang sinabi, kung babalikan niyo mga kapatid, sabi niya, nature natin, no? Pinanganak talaga tayo na upang gumawa ng mabuti. Nature natin yon. Pero dito naman, kapag tayo ay makatanggap ng kaligtasan, true faith, doon pa lang tayo magbubunga ng good works. Naku, kuya. Nako talaga, ano naman talaga yung pinakatama? Ano ba talaga yung pinakatamang explanation dyan? Tama ba yung una mong sinabi na nature talaga ng tao na gumawa ng mabuti o nakakagawa tayo ng mabuti dahil tayo ay naligtas through faith? Yan, ano ba talaga yung totoong explanation dyan sa Ephesians chapter 2 verse 10 na yan? Yan, dahil ito ay nag-ugat sa Ephesians chapter 2 verse 8. Ngayon, ikonunik. Actually, ginagamit kasi natin yung 2:10 eh, para ipakita talaga na we are created by God through Christ to do good works. Yan. Hindi na manampalataya lang tayo. Naku naman talaga. Okay, pakinggan pa natin siya. Kasi kung sasabihin natin ng verse 10 ay ang mabuting gawa ang kaligtasan, eh sinabi na nga ng verse 9 at verse 8 na hindi sa mabuting gawa ang kaligtasan. Oh. Pag sinabi daw mabuting gawa ang kaligtasan, sinabi naman sa verse 9 at verse 8 na hindi daw sa mabuting gawa ang kaligtasan. Sinabi ba doon na hindi sa mabuting gawa ang kaligtasan? Sinabi ba doon? O sinabi mo lang? Ang totoo niyan, sinabi mo lang, hindi sinabi doon. Yun yung pinakatotoo. Hindi daw sa mabuting gawa ang kaligtasan? Eh saan? Hindi naman sinabi na you just have only faith and do bad works. Ganun ba 'yon? Pumatay ka ng tao basta may pananampalataya ka, ligtas ka. So sino ang contradict, tayong nag-iinterpret o yung Bible? So dapat natin maintindihan ang verse 10 ay bunga ng ating kaligtasan. Okay. Dapat maintindihan na ang verse 10 ay bunga ng kaligtasan. Uulitin ko. Bunga daw ng kaligtasan ang verse 10. Okay, yung paggawa ng kabutihan. Pero sabi niya kanina, nature daw yon. Okay, sige. Paliwanag mo ng mabuti. Itong illustration na to, no? Ang religion, ang tinuturo nila ay good works muna bago ma-save. Ang religion daw, ang tinuturo, good works muna bago ma-save. Yan. Mayroong siyang
analogy dyan, root, then fruit. Ang root ay good works, ang fruit ay faith. Yan. Yun naman pala, no? Root, ang ugat ay mabuting gawa, ang bunga pala ay naging pananampalataya. Kailangan pa rin pala itong good works para magkaroon ka ng faith. Yan. Pero sa original na gospel ni Apostol Pablo. Oh, ito naman, original daw na gospel ni Apostol Pablo. Brother, ipakita mo nga sa akin yung gospel ni Apostol Pablo. Kung meron kang maipapakitang gospel talaga, no? Ebanghelyo ni Apostol Pablo. Nakakatawa ka talaga. Walang ebanghelyo si Apostol Pablo, pero meron siyang epesol. No, kung meron man, saan ipakita mo sa akin? Saan yung manuscript, no, ng ebanghelyo ni San Pablo? Ipakita mo, kapatid. Meron ka bang manuscript ng ebanghelyo ni San Pablo? Meron bang ganun? Wala namang ganun. O sige, patuloy ka sa magpapaliwanag mo. Pablo, yung faith mo para maligtas ay nagbubunga lamang ng mabuting gawa. O, binaligtad. So, yung ugat naman daw nito ay faith. Tapos naman, yung bunga ay good works. Naku talaga, kuya, ikaw ha. Ikaw ha, pinaglalaruan mo yung utak mo. Sabi mo kasi kanina, nature na sa tao ang paggawa ng mabuti. Tapos sabi mo naman, makakagawa ka naman ng mabuti kung ikaw ay manampalataya at ikaw ay saved. Ano ba talaga, kuya? Sarili mong paliwanag ay nauuto ka na? Yan. Ang faith ang root, ang good works ang fruits. Oh, ang faith ang root, ang good works ang fruit. Eh paano 'yan? Yung pinaliwanag mo kanina, nature na sa tao, ibig sabihin nauna pa yung good works pala kaysa sa faith. So paano mo ipapaliwanag ngayon na mauuna dapat yung faith bago yung good works? Nako talaga. Nako. Kakaiba ka mag-isip. Walang kinalaman ng good works para maligtas. Oh, walang kinalaman ng good works para maligtas. Nako, brother, maling-mali ka dyan. Mamaya, makikita mo talaga. Nako, tatamaan ka talaga nito. Pero marami kang magagawa pagkatapos mong maligtas. Ligtas muna bago mabubuting gawa. Oh, ligtas muna bago ang mabubuting gawa. So, ibig sabihin pala, para maligtas ka, kailangan mo pa rin yung mga mabubuting gawa. No? Maililigtas ka, tapos ano yung use ng mabubuting gawa kung hindi na kailangan yan sa kaligtasan? E paano kung manampalataya ka lang, no? Wala ka nang gagawin kasi, no, not by your works you are saved, kasi yung ginagamit mo sa Ephesians chapter 2 verse 8. Nako naman. So hindi na pala kailangan gumawa ka pa. Pero bakit dito? Kailangan mo pa gumawa ng mabuti. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga ang pinaglalaban mo dito? Sa Old Testament, oo, mabuting gawa para maligtas. Pero dito, iba na. Ang faith na ang magliligtas sa'yo, then good works will follow. Yun naman talagang dapat. Faith at good works para talaga fullness yung salvation mo. Hindi lang na faith lang ang para sa kaligtasan mo. Kasi kung faith lang, gumawa ka man pala ng kabalustugan, liligtas ka pa rin. Na kung anong klaseng utak meron ka, no? Anong klaseng utak meron ka na kahit na ano mang gawin mo, dahil meron ka ng faith eh. Oh, gagawa lang ako ng kahit anong kabulustugan. Save naman ako doon. Ibang-iba ka talaga. Kakaiba yung pag-iisip mo. Kaya ka nag-aabuloy hindi para maligtas. Kaya ka nag-aabuloy dahil ganti mo ito sa kabutihan ng Diyos sa iyo na ikaw ay maligtas. So ibig sabihin pala, mayroon palang pag-iisip ito na kapag nag-aabuloy ay para sa kaligtasan? Kailan kaya nangyari yon na ang abuloy ay para sa kaligtasan yon? Yeah, okay. Siguro kina-count nito na ang abuloy ay one of the good works. Well, in fact, pwede naman nating i-consider na one of the good works yung abuloy. Pero hindi lang po dyan. No, hindi lang po dyan. Kaya kaumaanib sa iglesia hindi para maligtas. Ang pag-anib mo sa iglesia ay bunga na ikaw ay ligtas na. Ito na yung nakakatawa. Kaya umaanib ka daw sa iglesia, hindi para maligtas. Kundi ikaw ay umaanib ka sa iglesia dahil ikaw ay, pag umaanib ka, ligtas na. Wow, ang galing. Meron palang ganoon. So, ibig sabihin pala, no? Meron kasi tayong mga kaibayo sa pananampalataya, specifically ng mga born again, sinasabi nila na yung relihiyon, yung pag-aanib sa relihiyon, eh hindi yan yung kaligtasan. Pero ito, contradiction sa kanila, no, kailangan pala, no?
aanib ka talaga, no? Aanib ka talaga para ikaw ay maligtas. So ibig sabihin, kung kapag hindi ka umanib, eh hindi ka pala maliligtas. Naku, nakakaawa, no? Nakakaawa na nakakatawa. Ito po mga kapatid, atin na pong isisiwalat yung katotohanan dito mismo. Sinasabi niya na yung binasa niya kanina, uunahin natin sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, 9 hanggang sa 10. Basahin po natin mabuti, mga kapatid, ano ang pinapahiwatig dito. Sapagkat, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ay, ito siguro yung naging conclusion niya, mga kapatid, no? Na pananampalataya lang, sinasabi dyan sa Efeso 2:8, ligtas ka na! Ayan ba? Yan ba? Okay. Sa 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Yan. Grabe, no? Kung babasihan lang natin yung talata lamang, ay naku, mamamali tayo. Now, dinugtong yung verse 10, kasi sa verse 10 po tayo, kumukuha ng ating sagot dyan, dahil ang pagbabasa po sa Biblia is not just only in a single verse, but we need to contextualize the chapter. Okay, chapter, verse 10, chapter 2 ng Ephesians. Ito po mga kapatid. Sinasabi dito, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol ang natin, ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ayun pala, mga kapatid. Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ibig sabihin pala, we really created by God to do good works, not just by faith only, no? Kasi yung doktrina ng Simbahang Katoliko, kaligtasan ay ganito. Faith plus good works is equal to salvation. While for them is faith is equal to salvation. No, ang ganito ang mangyayari po. Faith is not equal to salvation. Faith, no, is luck for you to be saved. Kailangan mong may idagdag ka, may ilagay ka pa sa faith in order for you to be saved. Not just only to have faith para ikaw ay ma-save, kundi talaga ang tunay at totoo, faith and good works. Paano ko po mga kapatid na pinaninindigan na faith in good works talaga ang kainakailangan po natin? Ito po ay klaro naman, sinasabi sa banal na Biblia, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito, basahin natin Mateo 25:31. Kung ang maliligtas ba dito ay may mga pananampalataya lang, o yung may pananampalataya at may mabuting gawa? Kasi yung may pananampalataya at walang mabuting gawa, na impyerno yon, no? Na impyerno pala yon. Ang yun ay yung totoo. Ito, basahin natin. Pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ng lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Yan. Tulad ng ginawa ng pastolang tupa sa kambing, inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Wow! Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Tandaan niyo mga kapatid, ha? Mula pa ng likhain ang daigdig. So ibig sabihin, ito yung Ephesians chapter 2 verse 10, kung babalikan natin, we are created to do good works. So ibig sabihin, ito pala talaga yung esensya. Kailangan yung paggawa ng kabutihan para sa iyong kaligtasan. Ang ginagawa kasi, hindi lang pananampalataya in order na ikaw po ay makalaya o ikaw ay ma-save sa iyong kaluluwa. Dapat, kailangan, in order for you to be saved, meron tayong pananampalataya at meron tayong mabuting gawa. Bakit po? Basahin natin yung karugtong. Sapagkat ako'y inyong pinakain nung ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, na bilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matutuwid, Panginoon! Wow!
Ito yung sinagot ng mga matutuwid. Ito yung sinagot ng mga may pananampalataya at may mabuting gawa. Kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain? Una o at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko. Siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Yan. Ito pala mga kapatid, faith plus good works is equal to salvation. While faith, no, walang good works is equal to damnation. Impyerno po yan. Basahin po natin. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. No? Mapapa-impyerno talaga itong mga may pananampalataya pero walang mabuting gawa. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y walang maisuot, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, sasagot sila, no? Panginoon, grabe, may pananampalataya. Acknowledge sila yung Panginoon. Kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit, o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan. Wow, itong grabing denial, no? Grabe talaga. Kahit manampalataya ka lang, maliligtas ka na, pero yung totoo, kapag nananampalataya ka lang, maiimpyerno ka kapag wala kang mabuting gawa. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Yun pala, kapag pinagkaitan ng tulong. Kapag hindi ka gumawa ng mabuti, kapag meron kang pananampalataya pero wala kang mabuting gawa, nako, erase ka na. Hindi ka na talaga pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos dahil ang pananampalataya lang ay hindi makakaligtas sa iyo, kundi dapat meron siyang kalakip na mabuting gawa in order for you to be saved. Yun yung klaro. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun. Ang mga mayroong pananampalataya pero walang mabuting gawa, impyerno. Sabi ng Biblia yan. Ang mga may pananampalataya pero may mabuting gawa, langit. Sabi ng Biblia pa rin yan. Ito ay pinapatunayan mga kapatid, hindi lamang ni San Mateo, kundi pinagpatibay pa ito ng paniniwala, no, ng ating isa sa apostol ng ating Panginoong Jesucristo, si Santiago, sa 12:7. Basahin po natin mga kapatid. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So ibig sabihin mga kapatid, kailangan kung meron tayong pananampalataya, wag nawang mamamatay ang pananampalataya sa atin. Dapat ito'y mabuhay sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Ito, sinasabi din niya sa 26, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Yan po mga kapatid, nawa po ay naging klaro po sa atin lahat ng atin pong napakinggan dito ngayon. At sana po mga kapatid ay ipagpatuloy po natin na maipagtanggol ang ating pananampalataya at ipagpatuloy po natin yung ating pananampalataya na may kalakip na mabuting gawa. Sa Diyos ang lahat ng papuri at kadakilaan, magpakailanman. Amen. Prodeo et ecclesia.